Welcome back. Andito ako sa roof deck sa terrace malapit. So ang topic natin ngayon ay paano mag-primer ng bakal. So anong gagamitin sa bakal at ano yung mga proseso para hindi ito kalawangin. So itong fence namin sa grates, talaga na namin ito ng primer. So step by step procedure. Una, tapos na yung masilya. Pangalawa, naliha na. And then yung pangatlo, ipaprimer na namin siya. Gagamitan namin siya ng epoxy primer with catalyst o yung hardener para medyo matibay yung kapit ng mga pintura doon sa bakal. So guys, tingnan nyo kung paano mag-primer at ano yung tamang paggamit ng compressor. So sa ganitong paraan guys, makakuha kayo ng idea para yung grills nyo ay ma-maintain yung ganda at hindi kakalawang pag dating ng panahon. So guys, let's go and hello guys, welcome back to my channel. Ngayon, ang gagawin namin ngayon, ipaprimer kami nito. So, ang gagamitin namin, epoxy primer na may catalyst. So, para hindi kalawangin yung yung bakal nyo, kailangan nyo lagyan ng primer coat. Yung primer coat na gamitan namin ng epoxy. So pagkatapos nitong primer, pwede na ito yung top coat, pero lilihain pa ito. So mabilis lang naman magbuga, gumamit kami ng spray compressor. So mabilis lang pagkatapos namin itong ma-primeran lahat, patutuyuin muna, tapos patuyuin, lalagyan na namin top coat. So guys, panoorin nyo. Bali guys, ito na yung grills namin na tapos na siyang i-fabricate. So ang ginagawa namin ngayon guys is naglalagay kami ng epoxy primer para yung bakal natin ay hindi kalawangin, kasi exposed ito sa acid, sa ulan, tsaka sa init. So hindi natin siya pwedeng lagyan ng ordinaryong pintura lang.
Kaya ginamitan namin ito ng epoxy primer. Pagkatapos po, ay pwede na itong i-top coat. Itong grills namin, tsaka yung fence na ginawa, ikakabit namin to guys sa baba, sa second floor, sa may fence. Itong part na to, yan, yung may mga puti na yan, nakikita nyo, may tatlo kong column dyan, sa dalawa tatlo, dyan namin ikakabit yan guys. Pinakabakod nitong harapan ng second floor, which is terrace yan. So ang gaya ng sinabi ko, tubular na ang ilalagay dyan. Itong materialis na to, tubular to ang ginamit namin. Yan guys. So patapos na yung isang grills namin. So ang susunod namin guys, naka-ready na. Ito, masigliado na rin yung isa. Yan. Pagkatapos nyan, yun naman. Kaya sunod-sunod. Yan po yan. So ngayon guys, punta naman tayo dun sa aluminum and glass. Yung aluminum and glass namin na gagawin, ikakabit na namin guys dito sa third floor. So napabricate na yan, gawa na rin yan. So ang gagawin namin, imamount na lang ito. Yan. Talagang 0-0 siya, hindi siya hirap. Kaya meron siyang space na 0.5 by 0.5 para malagyan ng sealant yung gilid. Yan. Kung napapansin nyo guys, ito na yung castle stone namin na magiging highlights dun sa ilalim ng bintana. Yan na po ang pinaka final niya na finishing itong third floor. Tapos pinalinis ko yung mga salamin dahil na medyo napabricate na ito, nalikabukan bago ikabit, malinis na. Yan po yung mga salamin na ilalagay namin dito. So guys, i-update namin kayo kung ano yung magiging accomplishment dito sa third floor. Dito muna kami nakapokus. So abangan nyo yung mga video ko sa susunod para marami akong may turo sa inyo kung paanong paraan at sistema na gagamitan natin ng Churi tsaka actual. So God bless everyone.